Yes, mga ka-loader, nandito na po tayo sa Alabang, no? So, we're going to the area na. Thank you, Lord. Salamat, salamat po, Ama. Ayan. Ito po yung Alabang. Yay, yay, yay! Nalampasan na po natin yung Bikutan, Taguig. Okay? So, ayan, dito na tayo maghahanap, no? Hoping tayo na makakuha tayo rito. Kasi yung ating ano ngayon, nasa Panginoon na. Pagpapala ng Diyos ay laging nandyan. At salamat, salamat sa inyo, Ama. Ama, salamat po, Panginoong Jesus, sa lahat ng inyong biyaya, Panginoon. Salamat din po sa grasya, Panginoon, na kung hindi dahil sa inyong pagbububo ng dugo ay hindi namin mararanasan yung biyaya ninyo na walang hanggang kapatawaran, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat, salamat po. Hindi tayo nakatingin, muntik na tayo, buti na lang naghinto. Okay, so ayan po, nandito tayo ngayon sa ano. Dire-diretso na to, papuntang Binyan, papuntang ano. So, bawat bayan, bawat barangay na natin dito, na hoping tayo tayo pagpalain, bigyan ng pagpapala ng Diyos. At least ganitong hanap buhay may enjoyment din naman po dahil nakakapag pamasyal sa kahit saang lugar. Then yun nga lang, medyo talagang humina yung ating negosyo ngayon dahil sa pandemic at saka kakulangan ng ano, ng budget. Ayan o, Ayala Mall Power. Ayala Mall. San Pedro. Ayan, San Pedro, Laguna. Okay natin to. Ayan, palengke ng Bro, anong lugar to? Anong palengke to? Anong palengke to? Anong palengke? Ha? Bayanan? Bayanan. Okay. Ayan, nagbablog ako, bro. Nagbablog. Away ka naman. Ayun, nandito tayo sa bayanan. Okay. So, tignan natin kung anong makukuha natin dito. Hanap lang tayo ng pilahan, ng ano, paradahan. Okay, nandito tayo sa may Alabang, no? Bayanan. Yan, daming tricycle disikad rito sa lugar na to. Pero babalik tayo doon sa may
palengke. Yan, anong lugar nga to kaya? Luxus. Ha? Luxus. Ano? Luxus. Luxus? Pero ano pa rin to? Alabang pa rin to, ano? Bayanan. Ah, bayanan. Okay, thank you kaya. Bayanan. Hindi na pala sakop ng ano to, ng Alabang, mga ka-brethren. Ano na to, sa may bayanan na. Okay, sorry. Minsan, hula-hula system. Ha! Sorry po. Eh, basta ito yung activity ko, araw-araw. Bawat area, pina-vlog natin, tinitignan natin. Pero hanggang ngayon, wala pa tayong naalok. Nalibang tayo sa pagmamaneho. Okay. Ayan, maraming tricycad rito. Hirap yakit dito. Ate, nag-smart padala ka na, ma'am? May smart padala ka na? Pagka, hindi ma'am, supplier ako, franchiser ako, meron ka na ba? Gusto mo bang maging dealer ng load namin dito? Yung gagawin ka namin supplier? Supplier ka na? Hindi, nagsusupply ka na ng load dito sa area? Ah. Sige ma'am, SIM card gusto mong kumuha? Ayaw mo rin? Okay. Ayan, nag-aalok tayo. Ate? Opo. Ayan, nandito tayo mga ka-brethren, ka-fellowship, kapatid, dito tayo sa kailama mo. Naalok natin sila rito na mag-load pero ayaw nila. Uy, hi-hi naman kayo sa vlog ko. Mapapanood kayo sa vlog. Ay, anong lugar nga to? Anong lugar to? Bayanan Baywalk. Nandito kami sa Bayanan Baywalk. Oh, ganda pala rito. Ano to? Dagat? Dagat ba to? Alawa lang. Laguna Bay. Ayan, nandito pala tayo sa Laguna Bay. Ikot nga tayo dun pag ganun. Ayan, mga ka-brethren. Maganda rin dito. Kaya lang, ano lang, lawa lang pala to. Ayan. Ay, nakuha tayong ano, driver. Yun o. Oh, ang dadaan lang, bro. Ayan, ganda. Okay, so, ayan, mga ka-brethren. Nakita natin, lawa lang to. Pispan pala tong mga nandirito. Ayan o. Oh. Okay. So, at least, meron pa tayong extra habang tayo nag-area, nakakakita pa tayo ng mga ayan o, may mga cottage din pala rito. Wala isdaan pala to. Ayan, nasa munting lupa tayo. Nasa Laguna Bay. Ayan, teka lang, baba tayo, baba ko. Ayan, nasa Laguna Bay pala tayo. Munting lupa, Bayanan Baywalk po ito ha. Ate? Ate, gusto mo bang mag-load? So magbenta? Ayun lang. Okay. Ayun oh, ganda. Woo, ganda rito. Oh. So maganda, malinis. Oh, ayan oh, mga ka-brethren. So ayan, tapos na kami mag-area. Medyo hindi maganda yung pinuntahan namin. Pero that's life. Maybe tomorrow, another day. Dito kami sa may Tagig. Sige, start. C5. Okay. Dire-diretso na tayo. Hanggang Katipunan.
Ayan, time check po, 12:44 ng tanghali. Okay, nandito pa rin kami sa may C5 Tagig, no? Pero dire-diretso na kami. Ihatid ko sa may EDSA, sa may Trinoma, yung anak ko, para makauwi siya ng ano. Okay, mauna ka. Busi-busi na ka sa likuran ko. So, sa pagdadrive po, no, lalo na sa mga kagaya kong bago pa, ay kailangan po ng matinding pag-iingat. Or kahit na dun sa mga matatagal na, huwag ho tayo magpakumpiyansa. Lagi ho tayong focus on the road, lalo na kung nasa highway po tayo. Kasi hindi ho natin alam ang kabilaan. Ba't ba bumubusi na yun? Baka naman bukas yung likuran mo. Hindi kaya ano yung likuran mo? Bakit kanina pa tayo binubusinahan? My goodness, what happened to you, man? Bakit nakapila yung mga ano na to? Haba nito, oh. Yung mga truck. Grabe. Haba nung pila ng truck. Okay, lumipat tayo ng linya. Oh, hindi rin pala maganda rito. Kala ko maganda rito sa linya na to. My goodness. Puro truck, oh. Nasa ano talaga sila? Naka-uniform po silang lahat. Nandyan sila sa paligid na yan, oh. Tayo naman, dito tayo. Yan, so kailangan lang po ng presence of mind and then laging naka-hold sa ano, sa inyong yung sa preno, ano, kasi then laging check ng check, laging nakatingin din sa mga side mirror kasi and then napaka-importante din po ng pananalangin bago bumiyahe. Humingi lang ng protection sa ating Panginoong Hesukristo para ingatan, hindi lang ikaw, hindi lang tayo, kundi yung kapwa natin, motorista. Kasi either way po, basta nagkaroon ng aksidente, wala pong panalo dyan. Lahat po talo. Okay? So sa dami na po nating nano, kahit ako mismo, nadisgrasya na rin po ako sa motor. Kailangan ng matinding pag-iingat. Lalo na dun sa mga bago, yung mga bagong nagmumotor na talagang akala mo wala nang ano, wala nang bukas kung magpatakbo. Eh dito sa C5, eh, halos ang lalaki po ng truck dito. Ayun, tama naman yung mga truck dito. Grabe yan. Pero sa mga naghahanap buhay sa karsada, eh kailangan niyo po yung laging ano, laging listo. O tsaka medyo ang distansya niyo po sa kapwa niyo motor o kapwa niyo motorista, eh medyo ano po, mas malayo na layo, mga dalawang ano, mga isa't kalahating sasakyan ang agwat para just in case na
magkaroon ng sudden break yan, yung nagpreno ng biglaan yan, eh makikita nyo kung ano yung ano, hindi kayo matataranta. Kasi nangyari na rin po sa amin yan eh. Yung biglang nagpreno yung motor na nasa harapan namin dahil may nalaglag doon na karne nasa ano niya. Ayun, muntan, tinamaan ko talaga siya sa ano. Buti na lang nakapagpreno ako, pero tumama pa rin yung manibela ko sa likuran niya. Kasi biglang yuko eh, biglang hinto. Eh sino ba naman akalain na nasa gitna ka ng highway, bigla kang hihinto. Di ba? Wala namang ganun. Kaya laging presence of mind. Kahit saan po, kahit sa mga skinita, lalo na dun sa mga maraming tao, maraming bata. Kasi minsan may mga batang naglalaro, bigla na lang yan tatakbo. O yan din, kailangan din ng listo po. Kailangan ingat-ingat po sa pag-ano. Lalo na pag motor, eh ang motor po eh dalawang gulong lang po yan. Once na pitik po kayo niyan, eh talsik po talaga. Kaya laging pasasalamat na lang sa ating Panginoong Jesus. Kasi unang-una, hindi naman talaga natin alam kung kailan lang tayo kukunin, kung sa paanong paraan tayo mawawala sa mundong ito. Kasi ang Diyos lang ang nakakaalam niyan. At least, eh lagi ka nakakapagpasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Kasi hindi natin alam, baka sa bukas, ngayon, sa makalawa, paring kunin ka na sa paraan na gusto ng Diyos. Okay, kaya life is ano, kumbaga, mabuhay ka na lang sa isang araw. Kung pinahintulot na magising ka na kinabukasan, pasalamat sa Diyos. Yan na lang magagawa natin. Ngayon, kung anong pagkakaloob ng Diyos sa atin sa isang araw, edi i-treasure natin yan. Okay? Kasi totally, hindi naman talaga natin alam eh kung anong pwedeng kahinatnan ng tao. Kahit anong pagsisikap, kahit dumami pa ang pera mo, hindi mo alam kung hanggang kailan mo lang i-enjoy yan. Kaya kung may panahon na may pagkakataong mag-enjoy ka, edi enjoy mo. So, isipin mo lagi na ang pag-i-enjoy sa mundo eh dapat ayon pa rin sa kalooban ng Panginoon. Hindi yung enjoy na kasi mahirap talaga. Nung ako'y nagkasala sa aking asawa ay talaga naman grabe po. Salamat na lang talaga sa Panginoong Jesucristo kasi naririyan siya na umagapay sa akin. Salamat sa inyo Ama dahil sa kabila ng lahat eh naririyan kayo na umaagapay, tumutulong, nagbibigay sa akin ng kalakasan upang lumaban. At salamat din sa aking besing sa pagmamahal niya na walang hanggan talaga. At malaki ka, ayaw kita. Gusto ko sanang sumingit pero ayaw ko. Sige na, ikaw na. Di na talaga pinahintulutan yung mga nagtitinda rito. Sa atin dami nagtitinda rito, dito ako nagtatambay eh. Diyan, pag nag-umuwi ako, galing ako mag-area dito. O, diyan. Daming tindahan diyan dati. Ngayon, wala na. Pagbigyan nyo naman ako para naman kayong Gebre, pasok. Okay, thank you. Ayan, medyo traffic po talaga rito sa C5 kasi halos lahat na yata ng sasakyan, maliit, malaki, kotse, truck, motor, bus, ayan, dito na ho halos dumadaan. Ganon din naman sa EDSA.
Okay. Kaya lang, kayo naman dito, halos dire-diretso. Hindi ka guys sa EDSA na maraming mga crossing. Okay. Baka ikaw ay sumabit, bro. Pasok, bro. Ayan, nakalusot tayo ron sa isang matinding traffic na yon. Ayan. Matindi ang traffic dito. Ayan o, nandiyan na Pasig, Quezon City, Mackinley Hill, ayan. So, dito tayo, sa Pasig, Quezon City. Yung sa itas kasi, Mackinley Hill yan. Okay. Buhay area sa kalsada, ay ganito po talaga. Malapit na nga rin akong mag-grab eh. O kaya maglalamove. Eh medyo mabigat na rin po ang labanan. Ayan, ito po yung katotohanan ng pagmamaneho dito sa ano, talagang matindi. Ayan, nalipat yung mga tindahan dito. Dito na sila ngayon. Sumabit, bro. Sumabit yung ano niya. Power. Sumabit yung motor niya dun sa ano, sa alambre. Okay, 1 o'clock na po ng tanghali ano. So, ayan. Tuloy-tuloy lang po biyahe natin. Nasa libis na po tayo. Okay. Pero C5 pa rin po ito. Ito yung tinatawag na C5. Okay, tagus-tagusan po yan. Papuntang north, papuntang south. Okay. Pag dito po kayo dumaan, pwede po kong dire-diretso. Nari, mula kayo sa Commonwealth po, papuntang Alabang, dire-diretso hanggang Laguna. Ayan, dito po. Daanan po yan dito. Ayun, para mas mabilis po, hindi nyo alam, mag-waste po kayo kung saan kayo pupunta. Okay. Ayan, nasa gitna na kami. So ayan po mga kabredren, no? Kailangan lang sa pagmamaneho talaga ng motor, kailangan ng ingat. Okay. O minsan, ayan, kagaya yan, ang lalaking truck niyan. So, kailangan mong huwag ka lang kabahan. Isipin mo lang kung kasya ka ba o hindi. Hindi ka naman kasya, di huwag mo ipilit. Pwede ka naman magpreno. Okay? Ayun, si Sargento. Pinauna na natin si Sargento. Okay. Eh, mahirap naman. Kung mauna tayo kay Sargento, ito, si Morcat pa. My goodness. Sige. Ano ba ang plano? Sargento! Hinahan mo na sila. So ayan, pababa na tayo rito sa may tulay na to. Okay. Si Mamang Lala move.
Yan, oh. Ayan po, talagang malalaking truck ang dumadaan dito araw-araw. Talaga yung karsada na to sulit na sulit sa araw-araw. Grabe po, gamit na gamit. Kasi halos lahat na lang dito dumadaan. Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Yung mga bumibiyahe ng Batangas, bumibiyahe ng ano, dito po ang daan yan. Okay. My goodness. Wow. Hanep. Okay ka, boy? Ingat-ingat lang, boy, sa pagmamaneho, boy. Okay. So, ano, update lang po natin. Nandito na po tayo, malapit na po tayo sa may ano, Katipunan. Okay? Ayan. Ah, bigat. Nasa Libis na po tayo, Libis, okay? Layo pa yung bagong bayan na sinasabi mo. Itong wala tayong benta. Wala tayong benta. Pagbali ko sa Sabado, bibili lang ako pagdating sa Malolo. Utang yan, ha? Oo, oh, utang yan. Hindi yan, ano. Nabayaran ko naman yung utang sa'yo, eh. Wala anong binayaran, ha? Ha? Di ba may utang ka sa akin na... Oo, binayaran ko sa'yo. 50? 60, 50. Kaya tayo kayo. Ay, ganun? Ayan, yung ano ko, mangutang sa akin ng 300. May tubo raw yun, magiging 400 daw yun pagbalik niya. Okay, so magandang usapan yun. Sabado po mga kaibigan, mga kabredren, mangutang sa akin ng 300, ang balik daw 400 na. Okay, so magandang negosyo yan. Tuloy-tuloy natin yan mga kabredren. So don't forget, ha, ang balik nun 400 na. Yes. Masakit baka yung 100 lang ibayad, eh. Masakit baka yung tubo lang ibayad niya. So ayan na po, malapit-lapit na po tayo. Nandito na po tayo sa Libis. Dire-diretso na po tayo EDSA mamaya. My goodness, ang preno ko ay hindi na basta-basta kumakapit. Oop, 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 oop. Huwag kang masyado. Baka kumapit sa'yo yung truck. Pangarap kong makabili ng ano, eh, kung loloobin ng Panginoon. Pangarap kong makabili ng big bike. Big bike! Boom, 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 boom! Para... Sarap kasi pag big bike, eh. Kahit na yung mga worth 500,000 lang na big bike, pwede na yun, di ba? Huwag na yung 1,000,000. Grabe naman. 400 yun.
maganda. Lutuki. Pero maganda talaga ito, Ate. Ato na tayo 100,000. Kaya alam, ang problema kasi may ano yun eh, may clutch yun eh, may cambio. Ha? May cambio. Dali lang yun, nakakalan. Hindi ako marunong pag may cambio. Sa bagay, sa una lang naman talaga mahirap ang sitwasyon kapag ka, ano ka na, eh... Ayan, nandito na tayo. Dire-diretso na tayo dyan. Tapos, ang bagsak natin, krami na. Okay. Edsa. Okay. Hoping tayo na nare-record yung ating ano ngayon. Kasi, medyo talaga. Ayan, nasa libis na tayo. Libis. Sanay na ako rito eh. Bakit pa driver dito masakit? Hindi. Pag nakaangkas lang, yun ang maraming sakit. Antokin, sumasakit ang... Kasi walang ginagawa eh. Hindi kagaya pagkaya yung ano. Pero ayoko naman ang nakaangkas lang. Ayoko nga din nakaangkas eh. Kahit sasakyan, gusto ko nga driver. So pagka yung ano, ikaw nakaangkas. Pagka-pasayro ako. Hindi ka busy. So ayun po, malapit na po tayo. Anong oras na po? 1:09 na po pala. Sorry, 1:09 pa lang po. Pasensya na. Laging mali-mali ang ano natin. 1:09 pa lang po ng tanghali. Okay, so ayan po mga kabredren. Papuntang Krami na tayo and then ikot tayo doon papuntang EDSA na. Okay. Medyo makinis na rin ang daan dito. Unlike sa ano no, sa Manila. Ewan ko ba yung Manila? Stop ka muna, bro. Panginoon, kayo po ang ano nagbibigay sa amin ng kapanatagan sa mundong ito. Tunay po, marami na pong pagkakataon na nakita namin kung gaano ka makapangyarihan kayo. Madangan nga lang po minsan eh nagiging ano sa amin, nagiging balakid sa amin yung magpuri at magpasalamat sa panahon na kami ay nasusubok. May mga trial or may mga consequence dun sa mga ginawang pagkakamali. Okay, kasi minsan dahil sa mga pagkakasala, dahil sa mga pagkakamaling nagawa namin, eh yun. Pero salamat, Ama, salamat po na kayo'y laging nandyan upang kami gabayan, samahan, ingatan. Kahit na nung panahon po na ako'y nadisgrasya, Panginoon, salamat po, Ama, dahil alam kong may mga kaparaanan kayo na minsan mga palo na minsan masasakit po talaga na kailangan lang tanggapin at sa pagkatiwala. Yan, Kubaw na po ito. Ito na pa itsura ng Kubaw. Imagine mo. Akala mo nasa probinsya ka na ngayon bumibiyahe. Magmula po 'yan nung ano, nagkaroon ng pandemic sa bayan, sa bansa natin. Itong kabuuan ng Quezon City, itong pinaka traffic po ito. Pero ngayon nakita mo naman, parang wala na, parang nasa probinsya ka na lang bumibiyahe. Meron na kasi carousel. Eh. Ayan, carousel wala 'yan. Kahit na wala pa 'yan, 'di ba? Kahit na nandiyan na 'yan kung walang pandemic, wala pa rin 'yan. Ginawa lang yan dahil sa ano. Kapunta Laguna sa inatal na yun. Oo. Sa
Santa Cruz, Santa Cruz yung biyahe, tapos maaba ako ng Kalaban. Ito ay yung transport. Oh, dyan yung sakayan. Pero ngayon, may ano na rin dyan. Mahigpit na rin ang sakayan ngayon dyan. Yan, ganyan na po itsura ng ano ngayon. Ng Metro Manila, ng Quezon City. Nandito na tayo. Oo nga pala, meron pala dun, no? Dito nga lang kaya mag-abang. Meron dito, di ba? Dun na, sa baliwag transit. Kaso wala ko nakitang malulot. Parang sarado eh. Pero dito marami FX. Umiis. Umiis ka po. Sa bagay. Ayun po, nanggaling po tayo ng Alabang, Kabayanan, Muntinlupa, Alabang din. And then, picture natin doon yung baywalk nila sa may Kabayanan, Muntinlupa. Medyo doon kami nag-area pero medyo ano po, talagang pahirapan. Pahirapan po, ano doon. Ang maganda pa nga sa Pasay na lang mag-area eh. Okay? So baka bukas, God willing, doon po na lang ako makapag-area. Dito tayo sa may flyover ng EDSA, GMA. Ayan, yung, ayan o, GMA po yan. May baba na yan. Ito na yung papuntang LTO. Puntang Pilcoa, yung kabila na to. So, malapit na po tayong magtapos, no? Sa mga kabredren, kaibigan, mga kababayan natin nasa ibang bansa. Ito na po yung kalalagayan ng ating bayan. Magmula nung nag-pandemic. Okay? So, again, salamat-salamat sa ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng kanyang pagpo-provide sa pangailangan natin. Salamat po, Ma. Salamat din po sa pag-iingat, sa pagbibiyahe namin sa araw-araw, yung pagbibiyahe ko po sa araw-araw. Panginoon, salamat po. At salamat din po sa mga bumili sa akin ng SIM card. Salamat at nawa dalangin ko, Ama, na inyo silang pagpalain. Lunga na maibenta ng mabilis yung kanilang mga SIM card na nabili sa akin, Panginoon. Salamat po, Ama. Higit sa lahat po, Ama, pagpalain niyo po kami sa spiritual na pagkain, Panginoon. Dahil ito po ang higit na kailangan ng tao sa ngayon. Ang pagpalain kami sa buhay spiritual. Yan, nandito na tayo sa may Quezon Ave, EDSA. Quezon Avenue. Nasa flyover nga lang tayo. Okay? So mga kabredren, yan po yung ating vlog ngayon sa araw na to. Ang araw po ngayon ay Tuesday, Martes, okay? Nang tanghali na. Nag-start tayo kanina, umaga pa lang. Yan. So tuloy-tuloy lang. Hoping tayo na mag 1 million na po tayo. Salamat. Salamat po, Ama. Gawin niyo na po itong 1 million, Panginoon. Yung ating subscribers. Yes! Amen, Lord. I claim it, Panginoon. I claim it. Opo. So, yan. Lapit na tayo sa may Trinoma. Then, ikot na tayo. Kahinga tayo saglit doon sa, ano, sa bahay. Hindi naman yata ako pwedeng pumasok dyan eh. Pwedeng pumasok dyan, Budoy. Dito ka na lang. Hindi ako pwedeng pumasok dyan. Bawal pumasok dyan, bawal. Okay, yan po. Ito po ang katibayan na pinahiram ko ng 300. Magkano yan? Magkano ba yan? 300 ang inihiram ng anak ko. Nakapunta lang sa kanya yung sales ko kanina.
Tapos magiging 400 yan sa Sabado. Okay? Oh. Yeah. Ingat ha. Bye-bye. Oh. Oh. 400 din. Tingnan muna natin yung kabuuan ng trinoma dito lang sa labas, okay? Oh, i-cover pa sama natin. Pero tapos na po tayo. Ito yung trinoma dito sa kabila yung ano, yung Ayala. Ayala Mall, okay? Oh, ganyan kasensyo yung ating bayan. Ang mahirap lang eh dinapuan tayo ng kakaibang pandemic na talagang nag-apekto sa buong Pilipinas, buong mundo. Masakit lang, tayo na lang yata ang ano, meron talaga. Para saan ba yung lane na yun, pre? Para saan yan? Para saan yung lane na yan? Oh, hindi, para saan yan? Para saan dito yung daan? Ah, yung kakaliwa din. Oh, pwede pala ako dyan, oh. Oo. Oh. Ah, bike lane ba? 1-4. Power. Ah. Ah, kalito pala yan, oh. Kala ko pwedeng pumasok dyan. Ayun, mga kaloader, bike lane po pala yan. Hindi tayo pwede dun. Sige, bro.